Maraming nag-review sa akin na sana man daw maipakita ko kung paano namin pinifinish yung stainless. So, ano-ano nga ba ang ginagamit namin sa pagfinish ng stainless? At paano ang tamang paghasa ng stainless para hindi siya masira? So, papakita ko sa inyo yung mga ginagamit namin ng mga pang-finish sa stainless. Actually, yung mga ginagamit ko, puro ano lang yan, puro flat disc lang yan kasi hindi kami gumagamit ng liha dito o sandpaper dahil lahat ng yung mga finisher ko dito, mga baguhan pa lang, hindi naman talaga yung mga ano, hindi naman talaga mga finisher yan. Kinukuha ko lang dito yan tapos kinuturoan ko. Kaya pag ang liha kasi ang ginagamit natin, malambot siya, madaling ano, pagka hindi ka marunong magpatama ng liha, sumasabog yun. Kaya magkano ang isang pirasong liha? Nasa dito sa amin 15 pesos ang isa. So pag gumamit tayo nun, pag diin pa lang ng grinder, sumasabog na, wala na, di mo na makinabangan yun. Kaya hindi kami gumagamit nun. So ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit naming consumables sa pag-finish ng stainless. Mga ginagamit naming consumables. Ito yung pinakaunang sinasalang namin sa grinder pagka naghahasa. Yan, flap disc. May mga number to. Ito, yung flap disc na to, 80. So, dapat panipis siya. Ang sunod, ito. Ito, 320 lang to. 320. Yan. So, 320. Tapos, pagkatapos ng 320, titirahin natin ng gray. O, Scotch Bright. Yan. So, or gray disc. Yan, ang tawag namin dito, Scotch Bright or gray disc. Pagkatapos nito, susunod na naman natin itong buffing pad. Ito yung panghuli nating sinasalang, ito na yung pangbabuffing natin. Tapos ginagamitan din natin siya ng buffing soap or limestone ang tawag namin diyan. So paano natin i-apply ngayon yan? Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ang tamang paghasa. Doon tayo sa labas. At nandun yung finisher natin. Yung ano. Pwesto muli. Ang init. Dapat doon ka, oh. Eh, patayuin mo lang doon. Yan yung ano, yan yung finisher ko dito. Yan. Ipakita mo uli kung paano siya ihasa dito uli. Paano hasain to. Gamitan mo ng 80. Makikita natin yung posisyon ng grinder niya sa paghasa. Pag ganun, yan yung posisyon ng ano niya, grinder niya paghasa. Kasi bakit kanyo ganyan? Dahil para sigurado tayo na yung hinang na yun lang ang tatamaan. Ibig sabihin, pantay siya pag hinasa ng pag ganun. Pero pag ganito ang hasa nyo, sige, palitan mo na, 320. Yun yung 80. Yun yung una nating ginagamit, 80. Tapos ngayon, pakita mo. Ngayon, nagpalit na naman siya ng ano, 320 na yan. Bakit nga ba pa ganun? So, yun na nga, para pantay. Kasi yung iba maghahasa, pag ganito, pag ganun. Pag ganun ang hasa ng iba. Ang mangyayari nun, yung hinang doon sa gitna, maiiwanan yon. Kaya makikita natin minsan yung mga nagpipinis ng stainless, minsan nakikita bumabakas pa yung ano, nakaumbok yung hinang dyan. Although commentab siya, pero yung hinang niya dito, nakaumbok, kitang-kita. Kung ikumpara natin dyan, pantay, wala ka nang makikita ang hinang dyan. Oh. Pantay siya. So ngayon, ito na, 320. Yan, 320 na yan. Lahat ng mga tinatamaan ng 80, buburahin ng 320 yan. Buburahin ng 320.
So, pakita muli. Hindi pa nahigpit yan. Yan, yan yung finisher ko dito. Kung makikita natin kanina yung mga gasgas niya doon sa dinaanan ng 80, medyo malalim. Medyo malalim. Ngayon, binura natin siya sa 320. Kaya kung mapapansin natin, medyo ano na, medyo hindi na masyadong kita yung gasgas niya. Yung ngayon, yung mga tinatamaan ng 320, buburahin naman natin ngayon sa Scotch-Brite. So, ganun lang ang proseso. Tirahin natin ng Scotch-Brite yan. Sige. Bakit hindi ka sigurado? So, yan na yung magiging ano niya. Yan na yung magiging itsura niya pagka tinira na ng Gridis or ano, tawag nito, Scotch-Brite. So, yan yung replacement natin ng ano. Kung sa sandpaper yan, dapat 400 yan. So, ang sunod natin, yung bapping pad na. Doon na natin siya gagamitan ng ano, ito, yung bapping soap or limestone. So, pakita muli kung paano gamitin yan. So, yan na yung magiging resulta niya. Pumantay na yun sa kulay ng ano, yung original na stainless. So, hindi na natin nakikita yung hinang niya. Kaso lang yung
Yung naghinang ito, hindi yata may pinhole, ayan. Hindi naman mabubura yan. Kasi kahit anong gawing hasa dyan, hindi niya kayang burahin yan. Yan, kita natin. Ay, wala pala to. Pinhole, may pinhole. So yun, nakita natin yung proseso ng paggamit ng mga consumable kung paano siya ginamit. So ganun lang yung proseso ng pag-finish namin dito sa stainless. So wala tayong ginagamit na sandpaper dahil puro flat dito ang gamit natin. So hanggang dito lang muna tayo. Kung nagustuhan niyo itong video na to, pa-like na lang tapos comment.